Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sakti nakpag. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sangti nakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagang sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ipod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon habang lumalakad ang mga Israelita. Nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tulda ang kaba ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binaspasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya ay ang Diyos na lumikha.
Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at ang mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos. Dahil ngayon po, tayo ay kanyang pinagtipon-tipon bilang isang magkakapamilya na sama-samang nagdadasal, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Marahil isa sa pinaka-pinahalagahan nating relasyon sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating relasyon sa ating pamilya. Wala sa atin ng gustong masira ang relasyon na mayroon tayo sa ating pamilya. Kaya naman lahat gagawin natin upang mapangalagaan at mapanatiling buo ang ating pamilya. At katulad ng pagpapahalaga natin sa ating relasyon sa ating pamilya, gayon din naman, mas lalo at higit natin dapat pahalagahan at
pangalagaan ang ating relasyon o ugnayan sa Diyos. Dahil sa ating relasyon sa Diyos, tayo ay napapabilang sa mas mataas na uri ng pamilya. Walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. At ang pamilya ng Diyos ay hindi nasusukat sa magkakadugo o sa magkakaapelido o sa magkakalapit na bahay na tinitirhan, dahil ang pamilya ng Diyos ay ang mga taong may malalalim na relasyon at ugnayan sa Kanya na siyang nagpapahintulot at nagdadala sa kanila upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Katulad nga po ng sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang aking kapatid, ang aking ina ay walang iba kundi ang mga tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita po mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya na sumusunod sa utos at turo ni Jesus ay siyang tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya naman po ikaw na nagsisikap na magpakabuti at gumawa ng mabuti, tunay kang kapamilya ng Diyos. Ikaw na nagsisisi sa iyong mga kasalanan at nagsisikap na magbagong buhay, tunay kang kapamilya ng Diyos. Ikaw na siyang nag-iisip, nagsasalita at gumagawa ng mga magagandang bagay, tunay kang kapamilya ng Diyos. At ikaw na nagsisikap na magpakabanal sa lahat ng oras at araw ng iyong buhay, tunay kang kapamilya ng Diyos. Masarap mapabilang sa pamilya ng Diyos dahil walang hanggang pag-ibig ang dumadaloy sa bawat isa na napapabilang dito. Kaya naman mga kapatid ko kay Kristo, ating pangalagaan ang pamilya na ating kinabibilangan. Nawa sa pamilya na mayroon po tayo sa ating mga tahanan, ito'y maging daan upang mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Nawa dahil sa ating mga kapamilya, mas lalo nawang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. At ikaw, tayong lahat bilang miyembro din ng isang pamilya, maging daluyan din tayo ng pagmamahal ng Diyos upang maramdaman ng ating mga kapamilya ang presensya ng Diyos mula sa atin, at gayon din magawa natin maakay sila palapit sa Diyos. Kaya naman po mga kapatid ko kay Kristo, tayong lahat ay tunay na magkakapamilya. Magkakapamilya sa Diyos kung niyayakap natin ng buong buo ang kalooban ng Diyos. Kaya naman po, sikapin natin na sama-sama po nating palaguin ang pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa halimbawa na ipinakita ni Jesus noong siya ay nabubuhay dito sa ating mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ang kanyang buhay ay ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos.
ang ating itugon, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina, manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit, manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay na pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos, ikaw ang laging ana, loob ko'y ikaw ang tanging hangad, nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang nakita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kabay, magagalak na aawit na ang papuring iyalay, ngunit ako ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit ako buong galak.
Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala na lang imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka Pinitintuo ka namin, aral mo ang aming mahal na kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.